ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at dobling paggalang din po at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ganun din po sa beloved children. Ang ipapatotoo ko po sa inyo ay ang muling himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Noong panana-March po, nagkaroon po ako ng trabaho na hindi ko po ito talaga in-applyan. Nag-demand po talaga ako ng magandang salary at the same time higit sa lahat na hindi hadlang sa pagdalok po sa ating banal na gawain. Ipinagkaloob po sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus yan. Ngunit tunay na sinubok din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. April 9, nang sumama ang aking pakaramdam, tunay na inatake po ako. Bumalik po ang aking dating karamdaman na ang gallbladder ko po ay may gallstone. Tunay na po magdamag, hindi po ako talaga pinatulog ng sobrang sakit na yan. Hirap na hirap po ako. Talagang bawat sigaw ko, tinatakpan ko po ng una ng aking bibig dahil hindi ko po makayanan talaga ang sobrang sakit. Humingi ako ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakahabagan niya ako. Ngayon po, madaling araw ng April 10, dinala po ako ng mga beloved loved ones ko na dalhin sa ospital. Tunay nga pong ginawa sa akin na gusto na po nila akong lagyan ng dextrose. Sabi ko po doon sa nurse, hindi ko kailangan ng dextrose. Hindi rin ako magpapagamot. Gusto lang po ng labans ko ay check-up. Gusto po kasi ng doktor, kailangan immediate operation po ako dahil namamagana po daw ang gallbladder ko. Na tunay nga pong kahit anong oras ay pwede na po itong pumutok. Pero nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako nagpa-opera. Tunay na nagtitiwala ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil alam ko na andyan ang panalangin ng ating mahal na pastor na tunay na ino-honor ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpahinga po ako ng almost 1 month sa pag-awit ko. Tunay nga po nakabalik din po ako ng May 4 para makaawit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sinubok po muli ako sa aking pananampalataya. June 17 po, inatake po muli ako ng aking karamdaman na yan. 2 days po ako walang tulog, 2 days po ako walang kain, walang patid po ang aking nararamdaman. Dinala rin po ako sa ospital ng aking loved ones dahil talaga pong hirap na ako. Ngunit bago po nila ako nadala, pumunta muna po kami sa uyo ng aking beloved mother. Talagang inilehans po nila ako. Ngunit batid na namiminuno sa fasting house ng sa uyo na nakikita niya na nahihirapan na po ako. Sabi niya, ipinanalangin ka namin sa unat panalangin ng mahal na pastor. Talagang ang hinahanapan na ng pag-aayunay ang iyong mga loved ones. Sabi ko, sa namiminuno sa fasting house na hindi po nila magagawa yan. Alam ko sa pagkakataon to, hinihingi na ng mahal na Panginoon na ang mag-ayuna naman para sa akin ay ang aking mga beloved kapatid. Ngunit alam ko hindi nila magagawa yan dahil busy sila sa trabaho. Masakit man tanggapin pero tinanggap ko yan ng buong puso ko na hindi ako sumama ang loob sa kanila. Ngayon po nakita po talaga sa uyo na sobra na po ang paghihirap ko. Wala po talaga akong tulog. Nagdesisyon po talaga ang loved ones ko na sunduin na po ako sa uyo para dalhin po sa ospital. Iyak po ako ng iyak sa uyo kasi ayoko po talaga maoperahan. Sabi ko, mahal na Panginoon, mamatay, mabuhay. Ayoko maoperahan. Kuwanin mo na lang ako kaysa maoperahan ako. Ayokong galawin ang katawan ko. Ngunit wala akong magawa ng mga panahon na yan. Sobrang hina ako po. Tiklop po ako nang lumabas sa fasting house na yan. Tatlo po ang umaakay sa akin. Dinala po ako sa ospital. Hindi po nila ako tinanggap dahil hindi po daw ako pwede kaagad operahan. Dinala po ako sa isang ospital sa Marikina. Iyang-hiya ako sa sarili ko kasi naka-wheelchair ako. Tinatakpan ko ang mukha ko. Sobrang iyang-hiya ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko rito. Nais ko maging isang buhay na patotoo. Ngunit paano ako magiging isang buhay na patotoo kung nandito ako sa ospital? Sabi ko sa mahal na Panginoon. Ngunit ginawa ng doktor, nilagyan ako ng dextrose habang isinaksak sa akin ang karayom ng dextrose. Umiiyak ako sa mahal na Panginoon. Hindi ako umiiyak sa sakit. Kundi umiiyak ako, humihingi ako ng tawad sa mahal na Panginoon. Mahal pa ng patawarin mo ko. Hindi ito ang nais ko. Ngunit wala akong magawa. Ito ang nais ng mga kapatid ko. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Hanggang sa sinaksakan ako ng antibiotic ng dextrose. Tunay na sobra pong tapang ang lakas po ng dosage nito.
hanggang sa naubos po yung dosage na yan, talagang bangag na bangag po ako na parang hindi ko na po alam kung paano ako tatayo dahil sa sobrang hilo ko po. Hanggang sa i-discharge po nila ako dahil okay po daw ako. Ngayon po, talagang inilabas ko po lahat ng antibiotic na yan. Sabi ko, bahala po doon. Kaparaanan mong ilabas sa katawan ko ang antibiotic na yan dahil alam ko, iba ang kaparaanan mo kaysa sa kaparaanan ng tao. Mahal na Panginoon, hanggang sa huling hiniling ako, sa iyo ako magtitiwala. Tunay na talaga sinubok ang pananampalataya ko ng mga panahon na yun dahil ang aking naging kalaban ay ang aking mga beloved kapatid na ang gusto nila magpo-opera ako. Talaga sinabi nila, uminom ako ng gamot. Umiinom ako ng gamot, pero habang iniinom ko yung gamot na yan, umihingi ako ng tawad sa Mahal na Panginoon. Sabi ko, Mahal na Panginoon, hindi ito ang nais ko. Patawarin mo ako, Mahal na Panginoon. Ayaw po akong operahan sa ospital na yan kasi ang gusto po nila maklear muna po daw ang ibang internal organ ko bago nila ako operahan. Ngayon po, in-x-ray ako ng 2 beses. In-ECG po ako. Normal po ang ECG ko. Habang pumupunta po ako sa ospital na yan, nakikita ko po may leaflets ang bawat pasyente ng ating mananagaway. Wala po noon, iyak-iyak ako sa iyo. May mga kapatiran na naghahayo dito, ngunit nandito ako. Paano ko mapapatunayan sa kanila na ang Diyos namin ay papagaling ko nandito ako sa ospital na to? Sabi ko sa mahal-mahal po noon, ikaw lang ang tayo makakatulong sa akin. Ayoko masisi ang managawain higit sa lahat. Ayoko masisi ang mga pastor, ang beloved children. Kung bakit sumusunod ako sa kagustuhan ng loved ones ko, wala akong magawa ng panahon na yan. Ngunit ang isang dumating pa na pagsubok sa akin, lumabas ang 2 resulta ng x-ray ko. Ang findings po sa akin ng doktor, may tuberculosis po daw ako. Nung malaman ko yan, isa lang po ang pumasok sa isip ko. Mahal na Panginoon, ang nais ko mag-ayuno, magpunta ng fasting house dahil alam ko ito ang kasagutan sa aking dalangin na ako iyong pagagalingin. Hanggang sa ginawa ko, umuwi na nga po ako ng bahay kasi hindi ko matanggap. Tanggap ko na may gallstone ang gallbladder ko, pero hindi ko matanggap na may tuberculosis ako, na meron akong sakit na nakakahawa. Ako na po mismo ang gumawa ng paraan na ibukod ko ang sarili kong gamit sa pagkain kahit sobrang sakit sa kalooban ko. Pero maluwag sa puso ko tinanggap yan. Hindi ako nagtanong sa Mahal na Panginoon na bakit nangyayari sa akin to. Alam ko, may plano sa akin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na nag-desisyon ako. Kasi sinabi po ng doktor, humigay po daw ako, maglalaboratory po daw ako. Doon po daw mapapanatunayan kung meron nga po daw akong tuberculosis. Binigyan po ako ng 2 lagayan ng phlegm ko. Kailangan po daw makapag-produce ako ng 2 phlegm. Noong 5 a.m., 6 a.m., talagang wala po talagang lumabas na phlegma sa akin. Ngunit talagang sabi ko, Mahal na Panginoon, patunayan mo. Wala akong sakit na ganyan, Mahal na Panginoon, hanggang sa nakapag-produce ako. Ngunit bago ako magpunta sa ospital, lumuhod ako. Nanalangin ako sa Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng aming mga pastor, huwag mong pahintulutan na may makita silang karamdaman kong ganyan. Hindi ako naniniwala na may karamdaman akong ganyan. Hanggang sa naibigay ko po, nakuha ko po yung resulta. Kinabagan po ko na ating pinakamamahal na Panginoon. Negative po ako sa tuberculosis ko yan. Ngunit ang gusto ng doktor sa akin, kahit na negative na ako sa tuberculosis na yan, ay uminom pa rin po daw ako ng gamot. Kaya ginawa ko po, nag-desisyon na ako umalis. Kinausap ko po ang mga kapatid ko. Talagang bahala na ako, magalit sila. Bahala na ang mga Panginoon sa akin. Nag-desisyon ako. Mamatay, mabuhay, wala kayong sisisihin kahit sino. Hindi ako magpapa-opera kahit anong mangyari. Noong gabing yun, nanalangin ako sa Mahal na Panginoon. Sabi ko po kasi noon, Mahal na Panginoon, kahit tagawalis lang ako sa langit, basta langit ako, Mahal na Panginoon. Masaya na ako, Mahal na Panginoon. Pero noong gabing yan, na nag-desisyon ako, sobrang galit sa akin ng aking beloved kapatid. Ang
sakit sa kalooban ko. Pero lahat ng yan, iniyak ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung papahintulutan mo ako mapa-opera, sa aking pagtulog, tulangin ko, huwag mo na imulat muli ang aking mga mata. Gusto ko, mahal na Panginoon, hawak ko pa rin ang pananampalataya ko na harap sa iyo, mahal na Panginoon. Kahit sa labas lang ako ng pintuan ng langit, ang mahalaga sa akin at tinutulungan ko ay langit pa rin, mahal na Panginoon. Dali nga po, grabe ang pagsubok sa akin ng pinakamamahal na Jesus. Kaya po, may ginamit ang ating pinakamamahal na Jesus na dapat kong gawin upang lumabas po ang mga gallstone ko sa aking gallbladder. Gumawa po ako na talagang ginagawa ko po yung natural way ko na umiinom po ako ng olive oil at kung ano-ano pa po. Tunay na talaga sa unang panalangin ng ating mga pastor, talagang inaalagaan ko rin po yan sa kahabagan ng ating pinakamamahal po yun, ng ayuno. Every week po sa kahabagan ng mahal po yun, bumabalik-balik po ako sa fasting house. Kaya kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal po Jesus. Lumalabas po lahat ng bato sa aking abdo. Lumalabas po ang gallstone sa aking gallbladder. Yes, hallelujah. Almost 300 na po ang lumalabas sa aking abdo ng gallstone na yan. Grabe, grabe, sabi ko, mahal na Panginoon, ipaglalaban ko ang pananampalataya ko hanggang kamatayan, hanggang sa huling hiningan ng aking buhay. Wala makakapag-iwalay na pananampalataya ko yan. Kahit na anong mayari sa iyo, ako nananampalataya. Ikaw ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang higit namin manggagamot, mahal na Panginoon, dahil sa panalangin ng aming mga pastor, kaya tinutugon mo ang aming mga panalangin, mahal na Panginoon. Marami, marami salamat po sa kagalingan na pinagkaloob sa akin ang mahala pa yun. Hinihintay ko na lang po talaga na mag-run po ako na fully recovered po sa aking sarili. Kaya patuloy po ako nananalangin sa mahala pa yun na patuloy niya ako panghawakan at kahabagan. Kaya maraming maraming salamat po. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat at pagdakila at pagsamba